nating lahat na mabigyan ng pinakamahusay na edukasyon ng ating mga kabataan. Pangarap natin na lahat ng bata ay makakapag-aral at ang lahat ay mabibigyan ng dikaligtad na edukasyon sa mga para lang maganda, ligtas, at mahusay ang pamamahala. Pero hindi may iwasan na minsan parang hindi natin naabot ang mga pangarap para sa ating mga mag-aaral. Minsan, parang napakalaki ng mga balakid. Pero hindi tayo patitinag. Dahil tayo ay sama-samang nangangarap at kumikilos. Magandang araw po muli sa ating lahat. Narito po muli ang inyong principal, Tita Susie. Ako naman po si Teacher Paul. At Mami Ida po, magulang na kasama ninyo sa pagpapaunlad ng ating paaralan. Sa nakaraang video, napag-aralan po natin ang plan phase ng School Improvement Plan. Kung saan mula sa natukoy na root causes ng mga priority improvement areas, naghanap tayo ng mga solusyon at ginawa ng project work plans na ipapatupad sa loob ng isang taon. Ang mga project work plans ay kailangang isama sa ating annual implementation plan upang magbigyan ng kaukulang budget. Ready na ba tayo? Pero paano nga ba natin maisasagawa ng tama ang ating plinano sa plan phase? Hindi ba basta-basta na lang itong ginagawa? Ang mga planong po, Teacher Paul? Mami Ida, hindi po ganun. Meron po tayong sinusunod na tamang proseso sa implementation ng ating mga projects para mas maging efficient and effective po ang mga ito. Ano nga ba ang mga prosesong ito? The act phase is the phase where we come up with the solutions to the problems identified in the priority improvement areas of the school improvement plan. Now, after identifying and analyzing the data, it doesn't mean that you are going to proceed with the implementation of the project design. Instead, you need to test the solution in a small population in order for us to reduce the risk of failure and to give us the room for necessary adjustment. So that is why testing the solution is necessary in order for us to revisit the process where there is an identified problem. Mic test 1, 2, 3. Oy! Ito hey! Na yung bago mong gitar, oh! Ang bago-bago at ang ganda-ganda naman nito. High-end at garantisado tulog nito. Ako, thank you, ha? Test na natin. Ha? Huh? Eh, ba't kailangan pa i-test? Aba, syempre. Kahit garantisado ito, eh, mas maganda nang makisigurado para walang problema, di ba? Ganda ng kunog, ah. Ladies and gentlemen, the one, the only, Ida Aguilera! You don't like it when I show off. And you always tell me that I have to stop. Parang hindi yata nila nagpapunod ko. Naku, mukhang di lang mukha.
Parang na-shock si Lee. Ganun? Eh, nagustuhan naman yun ng lola ko, no? Ay, nako. Lola mo yun. Di mo naman lola to mga to, eh. Alam mo, dapat pala tinest mo muna yung kanta mo dun sa magiging audience mo kahit maliit na grupo lang. Oo nga, no? Napakahalaga ng testing para sa tagumpay ng mga solusyong naiisip natin para sa problema ng ating mga paaralan. Lalo na kung ang solusyon ay malaki o malawak ang saklaw. Maraming resources na kailangan, matrabaho, mahaba ang proseso ng implementasyon. Ang pinakamabisang gawin, subukan muna ang solusyon sa mas maliit na populasyon. Halimbawa, kung ang priority improvement area ay dropout rate ng grade 1, 2 at 3, sa halip na i-implement agad ang naisip na solusyon sa tatlong grade levels na ito, baka pwedeng subukan muna kung epektibo ang solusyon sa isang grade. Pwede rin kung may maraming solutions, halimbawa sa isang problema, subukan muna ang lahat sa mas maliit na populasyon at piliin ang pinakamahusay na solusyon para i-implement sa mas malaking grupo ng mga mag-aaral. Para makapili ng pinakamahusay at epektibong solusyon, ang mga ito ay kailangan ma-address ang root cause or causes, nasa kontrol ng paaralan, sustainable, economical, at may suporta ng process owner. Kung pagkatapos ng ating testing ay matuklasan natin na di pala epektibo ang ating solusyon, pag-aralan natin ang naging implementation process. O kaya i-adjust ito. O kaya subukang tumukoy ng iba pang solusyon. Kung pagkatapos ito ay hindi pa rin epektibo ang mga solusyong naisip, balikan yung proseso ng root cause analysis hanggang matukoy ang epektibong solusyon. Dapat po nating tandaan na ang pagtukoy ng epektibong solusyon ay isang iterative o tuloy-tuloy na proseso. So in coming up with the solutions, there are many things to be considered. So one of it is our data, and second is the school context. Now, so do not be surprised if the identified solution is not effective. Maybe because along the way, in the data analysis, there was a misinterpretation of the data. Second, it might be that the school or the school planning team have just copied or kinopya lang yung SIP ng ibang school. Different schools has different context. So therefore, in suggesting and planning PIAs or solutions to our school, we must go back with the context of our school. Remember that there is no such solution effective to all situations, such as there is no one size fits all. So I am encouraging all members of the school planning team to be creative and to be critical in thinking, in planning what would be their solutions to the identified problems. Tama! At kapag natesta natin ang ating mga solutions sa mas maliliit na grupo, at kung nalaman na natin ang epektibo at hindi epektibong solusyon, kailangan nating ipailam ang resulta ng test sa lahat ng stakeholders at process owners. Dahil napakahalaga po ng feedback mula sa lahat. Dahil ang isa sa mga pinakamahalagang feature ng enhanced SIP ay ang transparency, na nakabase sa stakeholder participation. Unang-una dito sa school naman kasi, bukod sa leader kami ng barangay, aktibo po ako dito sa para lang ito. At bilang namumuno din sa SGC, nalalaman namin yung problema tuwing may meeting, parents, at saka doon sa estudyante. So bilang leader, nakita ko po yung problema natin sa kabataan. So yung nagiging result, marami tayong kabataan na inaabangan sa labas ng school, nagkakabugbugan. Yun yung isang bahagi rin siguro nung hindi sila pumapasok sa school. Ngayon kasi yung mga parents, lalo na pag nasa high school,
pag nabigyan ng baon yung bata at alam nila dumidirekta na sa school. So maraming naging problema. Nagkanda kami ng values formation sa school series dito po sa para lang ito. At nakita po natin yung problema hindi lang sa magulang at hindi lang din sa kabataan. Kaya po bilang kagawad, gumawa po ako ng isang ordinansa. Pinagbabawalan natin yung kabataang 18 years old pababa lumabas ng bahay na walang pagdating ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga nang walang mahalagang gawain. Maliban lamang kung magpapakita ng ID na siya'y galing sa isang paaralan o may gawain pang paaralan. So, exempted yon. Ngayon, dun sa ginawa namin ito, na-lessen yung problema natin sa komunidad. Isa pa dun sa mga nagiging problema natin, kaya marami rin hindi pumapasok sa paaralan, ay yung pagkakalulong sa computer shop. No? Pumapasok, lagi binibigyan ng baon ng magulang, akala ng magulang sa school pumapasok. Pero kung ano yung period niya sa school, yun din yung period niya sa loob ng computer shop. Kaya ang ginawa po natin, naggumawa po ako ng isang ordinansa pa rin na nagre-regulate sa lahat ng computer school na kung walang paintulot mula sa kanilang teacher sa loob ng school o kaya sa magulang para mag-research, bawal po ito sa Barangay Holy Spirit na pumasok at payagan ng mga nagmamayari ng computer shop. Otherwise, i-revoke po namin yung kanilang permit na ibinigay namin sa barangay. At pangalawa, tino-turn over po namin sa school yung mga batang nakikita po namin na sa loob ng computer shop nakasuot ng school uniform. So, pinatatawag si magulang, nagkakaroon tayo ng pag-uusap doon. Ang ginagawa naman po namin bilang mga parent dito, tinututukan po namin ang pagbabantay sa paglabas at pagpasok ng aming mga estudyante para po pag sa oras ng pasukan, nakikita po namin kung sino po yung mga estudyante na hindi pumapasok at diyan lamang sila sa mga tabi-tabi or sa mga computer shop. So yun po ang ginagawa namin, binabantayan po namin yung mga bakanting lote diyan, yung mga establishments at yung mga tindahan po na nagtitinda, nagbebenta ng mga sigarilyo. At pag may nahuhuli po kami, winawarningan po namin at dinadala namin sa guidance para po bukod doon sa pangaral namin bilang magulang, kahit hindi po namin sila mga anak, ay masusuportahan po at masisigundahan ng mas malinaw na pangaral. Bilang estudyante at member po ng team, kailangan po nating malaman yung mga resulta ng mga ginawa nating solusyon para alam po natin kung paano pa natin masusolusyunan yung mga problema na kinakaharap ng bawat school. Halimbawa po nito, yung mga dropouts. Doon po sa mga dropouts na estudyante, pwede po kami mag-home visit para po malaman natin kung ano yung mga problema ang kinakaharap ng isang estudyante kasi alam naman po natin na kapag estudyante, mas open po siyang magbigay ng problema niya doon sa kapwa niya estudyante. It is not only important but it is also vital for us as stakeholders or as our council per se to know the results of the testing solutions. Because these testing solutions came from the action research program of the master teachers of different levels. So this becomes the basis of our plan of action. Importanteng malaman natin yung mga problema ng school sa pakikipag-usap natin sa principal, doon natin malalaman kung paano at kung saan tayo tutulong sa school at kung paano natin masusolusyunan ang mga nagiging problema na naayon sa school. And as far as I know, matagumpay naman dahil ako naniniwala mababait po ang bata rito sa barangay. Tuwing school opening po, lagi kong kasama yung mga teachers, mga parents na kung saan nagkakaroon po kami ng motorcade na pinangungunahan ko po ang pagsasalita to encourage the parents, the student na pumasok mag-aral at ito po sa pakikipagtulungan po at sa partnership po ng barangay at ng school na encourage po namin kasi naniniwala nga ako na talagang pag nagsalita po ang barangay captain, pinaniniwalaan talaga ng mga ng community. Even the testing of solution is successful or not, we need to report and communicate the result with our concerned stakeholders and process owners. Why? Because we need to get their feedback, their support, and their cooperation in order for us to ensure that the project will be implemented even though the period is already ended.
So here, we need the sustainability of the project. Ipapaano kung ang solusyon ay hindi pwedeng itest sa mas maliit na populasyon? Tulad halimbawa ng sirang bubong, bintana, at iba pang pasilidad ng eskwelahan. Teacher Paul, sa maganitong klaseng solusyon, hindi na kailangan mag-testing. Pagkatapos ng testing at pagrevisa ng mga plano kung kinakailangan, maaari nang ipatupad ang mga solusyon sa mga natukoy na problema. Habang pinapatupad ang mga solusyon ng mga stakeholders or process owners, mahalagang may feedback mechanism na maitatatag para malaman ng project team kung epektibo ba ang in-implement nilang solusyon. Tandaan, ang mga process owners ang kadalasan nagpapatupad ng mga projects dahil sila ang makikinabang sa solusyon na napili ng project team. Ang project team ang nagtetest ng mga solusyon, gagabay sa process owners sa pag-i-implement ng napiling solusyon. Pwede rin nilang i-train ng mga process owners, tumulong sa paghahanap ng resources at marami pang iba. May ilang pagkakataon din na ang process owners ay ang mismong members ng mga project teams. Halimbawa po, kung ang project team ay binubuo ng teachers at ang solusyon ay teachers training, pareho ang process owners at ang project team. Wow! Napag-usapan na natin ang buong SIP cycle! Ang dami kong natutunan. Salamat at sinali niyo ako dito, Tita Susie at Teacher Paul. Walang anuman. Yan po kasi ang napakahalagang feature ng ating Enhanced School Improvement Plan. Kailangang makasama ang mga stakeholders sa proseso upang mahinga ng impormasyon, opinyon at makasama sa proseso ng pagpapaunlad sa ating mga paaralan. At dahil natapos na ang ating napag-aralan ng mga proseso, buong SIP cycle, mahalagang ipaalala sa lahat na ito ay bahagi lamang ng isang 3-year cycle. Ibig sabihin, pagkatapos ng act phase sa year 1, babalik ulit tayo sa assess phase sa year 2. At uulitin uli sa year 3. Kuha ko po, di ba? Ang galing-galing, Mara. Tama po kayo. Ngunit bago po tayo magtapos sa videong ito, maglista po muna tayo ng mga kailangan nating dapat nagawa sa dulo ng act phase sa ating SIP cycle. Dahil ang act phase po ay binubuo ng testing, implementation, at monitoring ng ating mga projects. Kasama rin po ang prinsipyo ng stakeholder participation na kailangan sa dulo ng phase na ito. Meron po tayo dapat, una, impormasyon na resulta ng ating mga tests. Ikalawa, plano kung paano natin ipapaabot ito sa ating mga stakeholders. Tamang-tama po yan, Tita Suzy. Dahil sa susunod nating video, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng school report card. Ang school report card kung saan makikita natin ang kalagayan ng paaralan sa dulo ng bawat annual cycle ng SIP. Kasama po dito ay ang plano sa susunod na annual cycle. Kaya, kita kids! Kita kids!